10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45! 1,000 pesos! Ano po, guys? Alam ko sa sarili mo, andyan ang inyong forever! Ito nga pala ay kasal ng aking pinsan at kung nagtataka kayo kung bakit may bilangan ng pera, abay talagang magugulat ka kung ano ang kultura sa pagpapakasal sa lugar na to. Walang iba kundi ang Batangas. At syempre hindi po pwedeng hindi natin enjoy ng moment. Ito nga pala yung reception pagkatapos ng kasal. Alam nyo kung saan to nakatayo? Sa tabing bahay lang nila. Sinet up lang yan lahat sa isang tent. Ang galing! At ito naman ang tinatawag nilang hanap buhay na ginaganap mismo pagkatapos ng kasal ng bagong mag-asawa. Bali kung isa ka sa mga ninong at ninang ng kasal, dapat maghanda ka na kasi dapat magpasabog ka. Dito pupunta ka sa harapan tapos bibilangin kung magkano yung iaabot mong pera para doon sa bagong kasal ng mag-asawa. 50,000 pesos! Grabe, yung unang sabog umabot ng 45,000 pero dahil makulit yung host, dinagdagan ng 5,000. Alam ko na kung sino kukunin kong host kapag ikakasal na ako. Kaya kung ready ka na magpakasal, ano, tara? Base sa mga kwento ng tatay ko na dito lumaki, ang akala ko noon talagang sabitan lang ng pera tuwing ikakasal. Ay, parang kasarap naman magpakasal ng mga 7 beses dito. At nakikita nyo ba ang mga naggagandahang dilag na yan? Ito nga pala ay mga pamangkin ko, mababait na at magaganda pa. Siya, yun lang muna. Samahan nyo ako sa aking susunod na mga kwento. Kaya mag-follow na.